Yet the defense city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left with a wilderness, like a wilderness. There shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof. When the roots thereof are withered, they shall be broken off. The woman come and set them on fire, for it is a people of no understanding. Therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will show them no favor. It shall come to pass in that day that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel. Sabay-sabay. And it shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown, and they shall come which are ready to perish in the land of Assyria, and the outcast in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount of Jerusalem. Let's pray, Lord. May salamat sa inyong masalita again. Pag-aralan namin sa kalayaan, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, Lord. Ang panalangin namin ay kayo pong mag-abay sa amin, sa inyong lingkod especially, para deliver ito, Lord. Bawat isa, Panginoon, ang tindihin, Panginoon, maling salita, Panginoon, at nawain, Panginoon, apply sa aming buhay, matutunan namin ngayong gabi. Medyo paulit-ulit sa Isaiah, but may mga unique features, Panginoon, bawat chapter, nakuha namin ito, Lord. At again, natuto din kami, Panginoon, habang naaral namin ito, paano mag-aaral sa sarili namin. At para bigyan kaugalian na nga namin, habit, Panginoon, mag-aaral, tuklasin, Panginoon, yung mga data yung malaman galing sa inyong salita. Kailangan po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuno po. Good evening sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayon is, yung nasa last verse, sabi dyan, worship the Lord in the holy mount. Yung ba nilagay ko dyan? Oh, may Jerusalem pa. Wala na, yun na. Ay, dali. Wala. So anyway, yun na. Tama, may Jerusalem. Parang malinaw, no? Ulitin ko, ang title natin is Worship the Lord in the Holy Mount of Jerusalem. Sa Tagalog, sambahin, purihin, sambahin ng Diyos, ang Panginoon, sa kanyang banal na bundok sa Jerusalem. Okay, so malalaman ito yung sabihin na nun. Mamaya. So anyway, anong sabihin ng worship? Anong sabihin ng purihin? Kasi ito madalas ko nakakuha sa salwining. Yung sinabi ko, anong sabihin manampalataya? Ang sabihin nila, magdasal po. Ang dalas na nila. Pero kasali, may, in a way, may relate naman. May relation naman. Pero, kasi sabi ko, pinapoint out ko lang na kaya ka na nanalangin kasi nanampalataya ka. Kasi hindi ka na mananalangin, hindi ka nanampalataya, hindi ka inuwala. So, pero magkaiba pa rin yun, no? So, pero anong sabihin ng worship ngayon? Nagdadasal po. Pati yun, di ba? Pero pag sinabing worship, anong tinataas mo siya, sinasamba nga, ano? Medyo, ano eh, actually yung worship, kaya may magandang definition dyan, kasi hindi baptism yun, pero dati kabisado ko yun, eh. Pero, may ibig sabihin, parang pinupuri mo nga siya, at tingnan na nga lang natin, kung tatama to, ah. Sinisa kahit dictionary po, sablay, eh. Worship. Ay, have to honor or show reverence for us a divine being or supernatural. So, parang ginagalang mo nga. Pero paano mo papakita yun? Iba, niregaluhan. Iba, binibigyan ng ano-ano. Iba naman, nakinaawitan. Iba naman. Yung, parang tribute, sasabi ko sa inyo, may patay. Mahal nyo sa buhay. Ano ba naman yung sabihin mo lang na sa ibang tao na napakabuti po ng lola ko, di ba? So, pero ano, siyempre, bata nga, kaya nahihiya. Pero isa yun sa mga pwede mong gawin, actually. At yung ibang tao po ay gagastos para lang magkaroon ng ganyan. Alam niyo ba yan? Oo. Oh, ay ba, magpapa-birthday yan. Tapos yun, pag ikaw magpapa-birthday, ikaw yung bida doon, di ba? Anak mo. Pero iba naman, gano'n naman. Yung iba naman, pinaplano yung i-honor yung kapatid niya, yung
sinong malya sa buhay. Ang mga pastor, ginagawa na iba yun. Okay, so pag sa Diyos ngayon, paano yan? So maraming paraan kung paano pinapakita yun. Pero ito yung idea, okay? So ako personally, ang ano ko dyan is, pwede yun kumaawit, nasabihan ko siya magandang bagay, pero bandang huli, mapupunta yan dun sa kung paano ko nabubuhay para sa kanya. Lalo sa Diyos. Ay, makikita ng, siya ang una nakakita niya kung paano ka. Kasi madaling umawit minsan, di ba? May professional singer nga eh. Hindi, ibig sabihin lang na magaling siya mag-worship, di ba? So, halo-halo na yan actually pag sinabing worship. Kaya huwag niyo i-worship yung asawa niyo. Amen? Amen. Doon minsan parang ganun din, no? Anyway, natutuwa ka, nga po salamat ka. Pero sa Diyos lang binibigay yan. Okay, kaya sabi nito, worship the Lord. Hindi lang basta-basta kung saan, no? Doon sa kanyang, kasi po pinili niya pa yung Jerusalem. Kung alam niyo yung kwento, di ba? Nung una, yung Shiloh. But anyway, medyo mabilis lang yun eh, Shiloh. Eh, inalis doon yung capital, inalis doon yung tabernacle, di ba? Nilipat, pero nilipat na yun, si Haari na si David eh. So yun yung, ba't ganun ang tagal, di ba? Kasi nga ang Diyos na namimili eh. Bandang huli, naging Jerusalem. At malinaw po sa Bible yun. Kaya yung Jerusalem na yan, napaka-controversial po niyan. Alam niyo yun. Ngayon, Muslim, holy place din nila yan. Holy place ba ang Jerusalem? Ang gandang tanong eh. Nasabihin ko na sa inyo kasi yung topic din naman natin, kami ulit-ulitin ko rin. Ang Diyos hindi confined ng lugar. Di ba lang sinasabi sa inyo? Kaya nga omnipresent siya eh. In a way, siya na nga namili nun eh. Tingnan na nga natin dito. May reference po yan dito sa John 4. Very famous verses po ito dun sa natawag natin woman in the well. So, yung woman in the well, kung alam niyo kwento, hindi niyo alam, kwento ko na lang, usa si Jesus ay, tsaka sa mga apostol niya, yung mga Hudyo, di dumadaan sa Maria, kaano nila yun eh. Kumbaga parang, ano bang magkalaban ng factions? Hindi nagpapansin na. By the way, sa UK ngayon, ha, nagkakagulo. Eh, so, yung mga Kristiyano, eh, galit sa mga Islam, Islam, galit sa Kristiyano. Nagkakagulo sila doon. Eh, medyo inaaral ko kasi nga, interesting eh. Pero, lahat yun, papatak yun kasi nga, nakalimutan nila ang Diyos eh. Na nanggaling ang ano eh. Lumakas ang Christianity dyan sa England. Ngayon, na kunwaring Kristiyano nila sila. So, pinapasok nila yung Muslim. Naawa sila kasi, awa naman. Eh, Muslim pala, mas matindi pa yung ano, racial identity sa kanila ngayon. Solid yung Islam. In a way. Anyway, ayun, sila yung pinasok, kumbaga. Sila yung sinakop. Anyway, at ko nabanggit yun dahil yan. Yeah, so, si Jesus ay wala siyang pakilam sa race eh, kasi siya yung Diyos eh. So, dumaan siya doon kasi mas malapit na daan yung Samaria. So, nakilala niya itong babae ngayon na sa well, di ba, nanghingi siya ng tubig, and then, nagtaka yung babae, ba't mo kinakausap? Ihudyo ka, ako, Samaritan. Bandang huli, si Jesus, ayun, siyempre, soul winning to. Di ba, gano'n naman eh. Gusto niya lahat maligtas. So, pero, nagpaka-honest naman yung babae, sabi, uy, parang propeta ka. Pero ito lang yung point natin ngayong gabi, sabi dito, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art prophet. So, parang propeta ka. Kasi may mga bagay siyang naiintindihan. Ito, binanggit sa unahan. Yung babae pala ay may asawang marami at palit-palit. Alam ni Jesus. So. Pero ito yung point ko, sabi nito, our fathers, sabi ng babae, our fathers worship in this mountain. Okay? So, hindi ko abisado yung geometry. Ano ba? Geography niyan. Pero parang sa Samaria may bundok, sa Jerusalem may bundok. Pero definitely, yung Jerusalem, bundok talaga yan. Kahit nga pag nakita niyo yun, mataas na lugar siya. So anyway, sa history kasi, yun nga, may mga faction. Yung mga Samarita kasi, ano na, nahalo, ano na yan. May sarili na sila paniniwala labas sa mga Hudyo.
Ngayon, kaya sabi niya dito, our fathers worship in this mountain, and he say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So, hindi, meron silang pag, between Samaritan and Jews, may iba silang paniniwala kung saan dapat sumamba. Okay? Pero ito sabi ni Jesus, mga pag-aaralan natin, sabi dito, woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither, sinabi neither, hindi, neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Kasi nga naman, kailangan mo bang pumunta sa isang lugar para magsamba lang? And Diyos nga ay omnipresent. So, kaya sinabi ni Jesus, tinutukoy niya na agad, hindi dito, mali ka. Yet actually, hindi ni sa Jerusalem. Nakita niyo ba yun? Kaya sabi dito, ye worship, you know not what we know what we worship for salvation of the Jews. Okay? So, inaabuso ng mga Jew, pero hindi tayo punta doon. Ibig sabihin, alam nila. But sabi dyan, the hour cometh and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. No? Very famous verse. Sabi dyan, oo nga naman, bakit gusto pa ng Diyos ng bundok-bundok, lugar-lugar? Yung pagsamba talaga sa Kanya, sinasabi ng Jesus dito, ay sa spirito at katotohanan. Ibig sabihin, ito sa salita, pero sa gawa, pero ibig sabihin, hindi yun confined ng lugar nga. Amen? Eh, paano yung mga nasa Pilipinas? Diba? Kaya yung ibang mga ewan naman, pupunta pa doon, nas, yung mga Israel naman, tuwan-tuwa, yung mga turista natin, mga siyong-siyong, parang, mga Kristiyano pa, ano kilala? Pupunta ka doon, gabayad ka doon. Yung mga pasto pang ganun. But anyway, walang ganun na dapat ang mga Kristiyano kahit saan pwede ka sumamba, dapat sumamba. Ayan na, sinabi na ni Jesus, kasi pagsamba daw sa Ama, sa Diyos, ay sa pamamagitan dapat ng Espiritu at katotohanan. Medyo magkasama po yun. No? Espiritu kasi may masamang Espiritu din. Obviously, Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Diyos ay katotohanan. At ang malinaw pa niya, sabi dyan, bakit daw tayo dapat ganun? Eh kasi nga, yun ang gusto ng Diyos. For the Father seeketh such to worship Him. So, yun. So, medyo na-define natin worship doon, pero lalo sabi dito, God is Spirit. And they that worship Him was worship Him in spirit and truth. Inulit pa. So, malinaw na po. Okay, ano, sa Jerusalem ba tayo dapat, ano? Wala na. Kaya babalik tayo sa ating team. Pero walang problema dyan, ha? Kaya gagamitin pa rin natin, again, sa title natin is Worship the Lord in the Holy Mount of Jerusalem. Pero again, dinifine ko sa inyo ng Jerusalem na yun. Hindi lang dun sa lugar na yun. Sa Revelation, may tinutukoy na New Jerusalem. Sa Hebrews, may tinutukoy na a city that is not made with hands. Di ba? Kasi ano ba magandang city ang alam nyo? Payabangan nyo minsan, di ba? BGC. Oh, ginagandaan ng lalo yun eh. Kasi kaano nila yung Makati. Kalaban nila yung Tagig, Makati. Ha? Dati ang maganda dyan, Makati, De Ortigas, tapos lumaban yung Makati. Alam nyo ba yun? May alam eh. Malalaman nyo yan. Yung nakapunta kayo dun. Sabi nga rin, sabi ng isa kong nila, kala ko pag nakatabaw ng Makati, mayaman. Actually, ganun din sa abroad. But anyway, so pagandahan po yan actually. Kaya sa Marikina, lumalaban din yan. May kanya-kanyang ano yan eh. Kasi nga, the more na maraming tao, marami kang alipin. In a way, ganun, ang katrabaho, pera yung mga politiko. Anyway, yan na yung city as a whole. So, sino ba ako? Ayan, so, yan, so hindi lugar, gusto ng Diyos. Kasi ang templo nga, di ba, ginagawa sa Old Testament, doon ginagawa lahat ng templo. Pero yung pala, pag kinag-aralan mo sa Hebrews, yun pala ay shadow of things to come. So, lahat ng ginagawa sa Old Testament, bago sa temple, yung tabernacle. Actually, mas ano nga yung Hebrews sa tabernacle. Alam niyo yung tabernacle? Mas hindi pa masyado, mga bago kasi yung iba. May naipong kaming ano dito eh. Saan kaya yun? Mga luma nating files. Ayan lang, hindi ko na.
Yan. Ayan. Ayan na, i-Bible na kayo, basahin yan. So, sa Exodus, Numbers, so, dinidescribe ito yung temporary nilang dwelling place ng Diyos, okay? So, lahat yan ay in-instruct ng Diyos, ano yung material, yung sukat. So, ginagawa, dyan sila nag-offer dito. Then, sa loob, yung the holy place, meron dyan yung table of gold, incense of, ano yan? Altar of incense, then yung showbread, yung candle, yung menorah, di ba? The most holy place, andun yung presence ng Diyos, okay? Natawag ng iba yung Shekinah daw. Wala pala sa Bible yung Shekinah. Joke tayo. Okay, so yan yung tinutukoy yung tabernacle. Nako, may tumatawag pa. Okay. So, ba tayo na pati sa tabernacle, sa temple? So, may iba pong ibig sabihin ng New Testament, mas malinaw na. So, lahat ng mga representation dati, katulad ng tabernacle, pinakita natin, sa Hebrew, sininterpret yun, nasa langit pala yun. Si Jesus pala yun. Okay? Kaya, so, yun na. So, tuloy natin, no? So, sa, background lang, introduction. So, this time ay, isa-isa na natin ito. So, merong common theme na naman dito, kung napansin nyo sa 27, na 24, ganun din siya. Okay? In that day din, sabi sa 26, di ba? So, anong day yun? Basta may tinutukoy na day. So, again, sa Revelation, nilinaw yung timing yan sa Isaiah, sa wala pa eh. Di natin kayang ano yon. So, kaya yung mga meron na namang mga ano dito sa millennium at saka end times prophecy. Okay? So, sige, tuloy natin. In that day, the Lord with His sword and great strong sword. Ano yung sword? Hindi yan sugat. Obviously, may kinalaman sa great strong sword. Ibig sabihin, ito yung gamit niya. No? Na matindi or nakakatakot, parang ganun. Shall punish Leviathan and the piercing serpent. So, ano yung Leviathan? Ito po yung parang sabi nila, dinosaur daw. Actually, dinidescribe yun sa Bible na talagang dinosaur, malaking creature. Okay? So, Leviathan, ano siya? Dinidescribe siya sa Job ata yun. Na ano yung sea creature. Okay? So, dalawa po yung dinidescribe sa Bible na dinosaur yung ano. Alam mo, dinosaur yung kasi malaki. So, yung ano yung land? Behemoth. Yan. So, yun yung parang, I believe, ano daw yun? Ano yung pinakamalaking dinosaur? Ha? Si Littlefoot yun. Alala nyo. Hindi nyo nakilala yun. Huh? Ha? Ayun. Basta yun. Marami kasi yun eh. Yun na yun. May AI ba ako dito? What is the largest dinosaur? Brontosaurus ba yun? Tingnan natin, na-curious ako bigla eh. Ang mga bata din nyo alam, kala ko mahilig kayo sa dinosaur. Paborito niyo yung T-Rex na. Ano? Ano? Titanosaurus. Kung ano man yan. Basta yun na yun, okay. Yan, ano man yan. Ano ba kayo ng ano? Titanosaurus.
Ba't di lumalabas yung ano? Anyway, ayan, basta yung mahaba lig. Mahaba lig, mahaba rin yung buntot. Okay, so parang ngayon yung taas, ang laki ng paa. So, fit siya sa ano, no, sa description ng buhay. But itong Leviathan naman is parang sea creature. Basta yun na yun. Parang may scales, parang ano po. Mas malaki yung saan. Hindi naman natin sigurado yun. Tsaka pinangalan. Basta yun, nasa laki. And ito yung Leviathan. Ito, again, dinidescribe ito na sea creature. Okay? So, malaki din. But anyway, ang Diyos daw, papatayin daw. Actually, parang ganun din sinasabi sa Job eh. Walang makakapatay nun. Siya lang. Eh, ba't sinasabi niya ngayon dyan? Pero meron dito tayong clue. Sino kaya to? The piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent. And he shall slay the dragon that is in the sea. Sino ba yung dragon na kalaban ng Diyos? Yeah, kaya may, ano to, may relate po sa Revelation, sa end times. Mamaya makikita natin yung relation ng demonyo dyan. Kasi yung mga... Tinutukoy mamaya dito, again, mga Jujo, mga believer, and then yung mga wicked talaga. Makikita natin isa-isa yan. Anyway, tuloy natin. In that day, again, sa may isang araw daw, yan yung mangyayari, papatayin ng Diyos yung Leviathan. At alam niyo sa Revelation natin, sa Revelation 20, tama ba? Yung millennium, dun muna ikukulong si Satan, and then, ng 1,000 years. So, yan yan. May relation po yan dyan. Anyway, in that day, sing ye unto her a vine of red wine. So, again, sa Revelation, mayroon ding song. Alam nyo yun. Kakantahan. Sabi ng iba, ano daw yun? Deuteronomy 32. Basta anyway, kung ano may song na yun, again, medyo parallel siya, di ba? A vineyard of red wine. Ano man yun. So, obviously, positive yun. Okay? Kahit saan po yan, kung naalala niyo aking nag-isip ako ng magandang poster dito nung first foot, diba? Not first foot, Thanksgiving natin. Ano yung madalas naiisip mo na ilagay doon? Parang abundance of blessing sa Diyos. Hindi naman cellphone eh, diba? Lalo dati, ganun, pagkain. Yan ang symbol niyan eh. Kaya, itong symbolism dito is vineyard. Yun kasi isang mga sikat na sa kanila dati. Naging grapes, naging juice. Yan. I the Lord. Ito, tandaan nyo itong verse 3. Tinutukoy ang Panginoon. Okay? Again, di tayo basic ngayon. Ha? Kaya kailangan yung tutukan ng konti ito. Para makuha niyo yung sustansya. So, ang Diyos daw ay ano yung keep? Pinapanatili. So, tinutukoy nyo dyan yung vineyard. So, kung naalala nyo po, meron tayo sa chapter 5 ng Isaiah. Ano yung title nyo? Sino makapagbigay? May cellphone. Ayun yung illustration nyo, kung naalala nyo, ang title nun is tingnan ko na lang. Chapter 5, ito po, ano? Burning anger over the favored one that's gone wild. Sa Tagalog, kaya mo lang. Pero isa, okay. Baka nag-ano naman yun. Naalala nyo po yun, ang tinutukoy doon, yung Israel nga, na inalagaan ng Diyos. Talagang nilagyan pa ng ano, fence. Diba? Parang maging maayos lang, tapos naging wild grapes. Naalala nyo yan? So ito, ganun na naman. Vineyard na naman. So ang Diyos daw nag-alaga, I will water it every moment. So parang hindi nga maano. Para maging malusog at mamunga. Lest any hurt it. So ayaw niyang magsisira nun. I will keep it night and day. So parang sa Isaiah 5 din. Huh? Sabi niya, fury is not in me. Ito yung medyo mahirap na language. Eh, kaya tutukan niya. Mamaya na yung fury is not in me. Yung muna ang pangalan sabi niya, who would set the briars and thorns against me in battle? So familiar kayo sa briars at thorns, madalas yung ginagamit magkasama eh. Ito naman yung klase ng halaman na hindi mo gusto. Walang kwenta.
Okay? So, halaman din. Pero siguro, go, panali, ewan. Alam, pakinabang siya. Hindi siya bubunga, hindi natin siya kinakain. So, sabi dyan, kaya ang isabihin nung, who would set the briars and thorns against me in battle? Eh, kinugusapan kanina, vineyard. O siya, parang kinakalaban ng Diyos. Amen? Sino ba yan? Ah, sabi ng Diyos. I would go through them and burn them together. So, kaya yung fury is not in me. Parang, pakiano ko dyan, is parang nag-ano siya, exaggerate, parang kabaliktaran yung kabaliktaran na ano, na talinaga, figure of speech, kabaliktaran. Metaphor. Hindi. Kalimutan ko, meron ganun eh, binabaliktad mo. Hindi, reverse psychology, parang ganun. Kasi sabi dyan, hindi ako galit. Pero pag may nag-challenge sa akin, susunugin ko yan, okay? So nag-uumpisa pa lang tayo, yan ang tema dito. At tema naman sa Isaiah yan. So obviously, sino yung ano dito, kalaban ng Israel tsaka ng Diyos, okay? Sige, tuloy lang natin. Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. Kasi sabi, sino ba yung hahawakan ako, lakas-lakas ko, tapos papaamuin ako? May ganun ba? May kaya bang gumana? May sumusubok. May iba pong mga ganun. Sabi nga nyo sa inyo, yung mga sumasaba sa Diyos-Diyosan daw. Totoo daw yun eh. Kuna, umuulan ng ano, yan, bumabaha, sasamba na yun sa ano nila. No, papatagilin mo na yung ulan. Mga ganun, totoo pala yun. Mga rain dance. So, ang Diyos sinasabi, pag gusto ko yan, walang makakapigil sa akin. Ano sinasabi dyan? And he shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. So ito naman, kabaliktaran, yung Israel daw, si Jacob, ang Diyos, parang kanina sa vineyard, kahit may lumalaban dyan, di ba, sabi nga nila, kasi minsan nag-aaral lang sa mga halaman eh, maraming paraan para yung halaman mo yung maging malusog. Okay? Isa yung bakuran mo, alisin mo yung peste, pero isa lang sa paraan doon, gawin mong malusog yung halaman. Kasi pag malusog siya, siya na mismo yung lalaban sa mga peste. Okay, marunong kayo mag-hardin ngayon. Plantito ako minsan eh. So, ganun yung kasabi dito, ang Diyos daw, papalakasin niya yung Israel. At siya ay mamumunga. Okay? Sunod. Hath he smitten him as he smote those that smote him? Or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him? So tinatanong niya, meron bang pwedeng manakit sa Diyos, o kaya yung alaga niya na pareho lang daw, na kung paano niya ako inalo, or no, mas ganun lang din. Obviously hindi ganun. Pag ang Diyos ang gumanti nga, mas matindi. Yun lang yung sasabihin dito. Okay, no, sundan. Ano, no, sundan niya. Kasi binibilis ako kasi mamaya, itatali naman natin ito. So in measure, when it shooteth forth, thou will, ito yung mahirap eh, actually itong verse na to. Dito natin ha, in measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it, he stayeth his rough wind in the day of the east wind. So doon sa pangalawang part. Ano yung stayeth his rough wind? So alam natin yan, ako minsan iniisip ko paano minsan, kasi di ba, pag may bagyo, lakas ng bagyo, paano kaya ito pipigilan, di ba? So obviously alam natin, hindi mo kaya yan. May mga proposal nga dyan, pasubukan natin ang nuklear. Di ba, ganun proposal, ang lakas ng nuklear, di ba? E kaso mas malakas pa rin yung bagyo, alam nyo ba yun? Pinaikot yan ng ano eh, basta resulta yan ng araw, tsaka ng ikot ng mundo, init, lamig. Hindi mo kayang hinto yan. So, kaya tinatanong dito ngayon, sinong gagawa nun? Wala. Ang sagot dun, wala. Okay? Kaya I believe yung sinasabi, in measure when it shooted for the wind debate. Ibig sabihin, parang di mo maintindihan yung pag ang Diyos ang kumilos. Malakas siya. Okay? Sige, tuloy lang natin. By this, therefore, shall the iniquity of Jacob. Ito yung nakakatawa kasi, dati nag-aaral ako ng mga prophecy. Kaya pala hindi ko maintindihan to. Mali-mali yung inaano ng mga ano eh, mga prophecy book. Mga commentary na yan. Hindi ko maintindihan. Kailangan mag-depende ka sa commentary. Ngayon, naaintindihan ko na ng later,
ang maliligtas na sa Israel, syempre yung remnant, righteous remnant. Pero later, yung Israel mismo, sila yung paparusahan din ng Diyos. Ngayon, wala nang problema sa akin to. Ang dali nang intindihin. Okay, so, isin natin ha. By therefore, shall iniquity of Job, Jacob be purged. So, pag sinabing iniquity, kasalanan, yung purge, parang lilinisin. Pero pag lahat ng paglilinis, minsan masakit, di ba ganyan yan? Minsan, pinupurge mo, lilinisan mo, iba susunugin mo, iba pag-garden yan, puputulin mo yung mga ayaw mo. Ganyan ang purging eh. So, ganun daw malilinis ang kasalanan ni Jacob. So, ano kaya yun? Mamaya, babanggitin yun. And this is all the fruit to take away his sin. Okay? So, inulit lang. Paano daw aalisin yung kanyang kasalanan? Paano aalisin yung kanyang kasalanan? When he make it all the stones of the altar as chalk stones. Alam niyo yung stone. Siyempre, matigas na bato. Bato. Altar is, yan po yung, mga sa iba, yan po yung ginagawa nila para mag-alay sa Diyos. So, ang instruction ng Diyos sa kanila, pwede kang, kung kailangan mag-alay talaga, gusto mag-alay, kailangan mag-alay. Mag-alay ka, kahit wala ka sa temple, gumawa ka lang ng pwedeng stones, pwedeng earth, lupa, may instruction dyan eh. So, kahit saan, pwede kang gumawa ng altar. Kaya kung alam niyo yung kwento ni Jacob, yung mga, ano yan, di ba? Abraham, may mga place na nagkatayo lang sila ng altar kung saan mag-offer na sila. Okay, tandaan niyo yun ha. So, sabi dito, when he make it all the stones of the altar, pag siya daw ay yung altar daw na stone, ay gagawin yung chalk stone. Ay, alam niyo yung chalk stone. Alam niyo siguro yan kasi nakakita. Uso ba chalk ngayon sa... Yes. Okay. Ano yung chalk? Matigas ba yun? Yan. So, magandang pasulat siya, pero hindi masigat. So, pero daw itong tinutukon yung tao dito na pag ginawa yung stone, ginawa yung chalk stone, sabihin, ano po yan ha? Negative. Okay? And that are beaten in sunder. So, ibig sabihin, pag chalk na yan, madali nang pulbusin or pwede nang durugin. The groves and images shall not stand up. So, yung pala yun. Ano may tinutukoy about Israel na yung altar kasi ano yung picture yan ng pagsamba sa Diyos eh. Pag naging chokestone yan, parang nababoy, nasira. At nabanggit yung groves and images, kung alam niyo yung Isaiah na to eh, yung sa Kings, sa Chronicles, alam niyo yung isang mga kasalanan talaga doon, mga idolatry ng Israel. Okay? So, hindi raw siya stand up. So, isabihin nun, sira. Yung mga, kasi kahit stone yung mga idol nila, sa Diyos, sira yan. At nangyari na ngayon sa pa, dito hindi pa sila nasakot ng Babylon dito, pero sa Samaria, nasakop na sila. So, ang sinasabi lang dito, summarize ko na lang, paano maalis yung kasalanan nila as a whole, yung Jerusalem tsaka Israel, kung alam niyo kwento again, nung sila ay pinarusahan ng Diyos. So, bakit ngayon yung mga dispensation ng mga ganyan-ganyan, ginagamit lang nila to para daw, ginagamit nila sa end times to na kesyo ang mga Israel daw ay maliligtas pag sila ay pinarusahan ng Diyos. Parang ganun eh. So, medyo malayo. Medyo merong okay, pero medyo malayo. Pero ang pareho doon is yun nga, yung paparusahan sila. Yun ang doon nagkapareho yun. Pero ang sinasabi lang dito, namin, titignan natin yung whole application. Basta sinabi dito, maalis yung kasalanan nila pag pinarusahan sila. Amen? Yeah. Ganun din, ganun yung anak. Naniwala kayo again, mag nag-anak kayo ha, huwag kayo manghihinayang ito si Steve, kahit na paano, ano na ako dyan? Sana, confident na ako dyan. Kung para sa ibang bata. Kasi na ano na yan eh. Hindi yan basta makakita lang ng kalokohan yan doon. Hindi, magugulat yan. Yung mga usapang ewan, di ba? So, ganun din tayo. Kaya pinapalo yan para hindi magkasala, hindi lalong lumala. Ganun yon. So, ganun din sa kanila as a nation, Jerusalem, or Jacob, or Israel. Ganun daw sila na purge yung kasalanan nila. O, sundan pa, mamaya, again, tatali natin yan. So, so yet, the defense city shall be desolate. Again, ano yung defense city? Again, nakailang ano na tayo. May mga city lagi na tinutukoy dito. Bukod sa mga city outside of Israel, di ba, laging Jerusalem? So, again, Jerusalem na naman yan. So, kahit daw yan ay depensahan mo pa, palakasin mo pa, it shall be desolate. So, sila lang din yun. Kasi nga, pinarusahan sila at paparusahan sila. And the habitation forsaken and left like a wilderness. So, ang dami na nating ano dyan eh. Hindi ko na ulitin. Basta, ang daming madalas, di ba, na dinidescribe kung paano may sira yung Israel.
So pag yun yan, i-raise, sabi raise, talagang tumba lahat. Parang binaha, di lang binaha, binomba. So kaya mangyayari sa akin, inuulit lang dito. Desolate and habitation forsaken, so hindi natitiran. And left like a wilderness, wala nang matiran, talagang parang ano na, parang di na city. There shall the calf feed, dito na naman yung mga, ang, huwag kayong ma-intimidate pag nagbabasa sa akin kito, di yung maintindihan kung saan. Kunin-kunin nyo lang yung mga bits of pieces of information, and then saka nyo, ano kayo ibig sabihin ng Diyos doon? Ganyan sa magbabasa ba, parang hindi kayo ma-intimidate nga, ibig sabihin, ay, ako nang basahin, hindi ko maintindihan eh. Minsan normal yun. Talagang malalim mo siya ang Bible eh. Pero, makukuha yan. So, anong kinalaman ng calf dito? Alam niyo yung calf? Bakang? Batang baka, okay? So, itong batang baka daw, di ba, nasira na yung city, yung Jerusalem niya, no? Ano magkakaroon ng baka dun? Wala lang. O, sige, ano gagawin niya? Kakain siya. Ano, sabi, and there he shall die down. Yeah, mamatay na siya doon. And consume the branches thereof. Kasi nga, again, parang nag-shift naman tong yung picture niya, nag-shift naman siya sa yung city kanina, naging puno. Okay, mamaya, kaya sa 11, when the bow, ano yung bow ulit? Ito yung mga malalaking branch. Okay, branch lang din yan, puno. Kaya, kaya yung parang in-picture niya, parang parang hinahalin tulad niya yung Jerusalem sa puno, ano mangyayari? Kanina yung city, anong mangyayari daw? Ay, magiging desolate, gagirahin. Wala. So parang puno daw siya, ano mong masamang mangyayari sa puno? Pag malago yung puno, positive yung, pero pag natuyo, negative, di ba? So hinahalin tulad yung Jerusalem ngayon sa natuyong puno. And then, pag natuyo, ano next na? Mababali na, kaya shall be broken off. Nakikita niyo yung ano niya, yung train. Pag sinasabi lang niya, ito yung mangyayari muna, and then ito na, and then ito na. Tinatakot niya po yung mga tao doon. Parang iba magbalik loob sa kanya. Okay, so yun yung kwento na, yun ang tema ng Isaiah madalas. O hindi lang natapos, ano na ngayon kung nabali na? Hindi pa tapos yan, anong gagawin sa mga nabaling branch? Susunugin na yun kasi wala nang kwenta doon eh. Lang naman agad, ay, pakinabangan natin to. Natawa ako dito, pati babae pa. Ibig sabihin, again, kasi wala na talagang kalaban-laban. Okay, mga babae pa daw yung susunog. Ayun na, yung picture na napakapangit. Okay? So imagine nyo, hinalin tulad yung city na nagkasala kasi sa Diyos. Kaya ngayon, sila ay pinarusahan, hinalin tulad sa isang puno na okay, dati mayabong, naputol, na una natuyo, ano, magputol na, susunugin pa. Ganun again, ha? Ganun nangyari sa Jerusalem. And then later again, mangyayari ulit sa kanila yun. So ito, actually, gusto ko itong title din sana to, eh, no? Bakit daw? Ba't naman gagawin ng Diyos yun? Grabe naman ang Diyos. Hindi grabe ang Diyos. Siya marunong sa lahat. May dahilan! At ito yung dahilan kasi, sabi daw, for it is a people of no understanding. Inuulit-ulit din po yan sa ibang prophets and then sa New Testament. Kaya mga bata especially, napakagandang application ito sa inyo. Gusto niyo ba kayo masabihan ng walang ano, syunga-syunga kayo? Diba? Hindi nyo gusto yun. Hindi lang dahil masakit dito, pag ikaw kasi tanga-tanga ngayon, tapos hindi ka nag-develop, kaya nakikita mo na yung future mo, kung dito nga nilalait ako, lalo na pag laki-laki ko, ang laki ko na nilalait pa rin ako, baka hindi ka kasi nag-develop. Pwede mo lalong i-ano yan sa Christian life mo. Ang hirap nung tumanda ka dyan, tapos sensitive ka, ang dali yung ma-offend. Ay, sinabi na akong ganyan eh. Baka ganun ka nga. Kaya again, yung Jerusalem po, yung mga Hudyo po, insecure sa mga Kristiyano. Galit na galit po yan. Sabi lang, iman, di naman eh. Pero as a nation, ganyan po ang stand nila ngayon sa Diyos. Yun ang totoo. Kaya binababoy nila yung Christianity. Hindi nyo pa alam yan. Gumagawa yun ng paraan para babuhin ang Christianity kung kaya nila. Okay? So, siyempre, hindi nila kaya. Depende. Yung ibang Christianity, yung ibang Christian, maano nila kasi mahina. So, anyway, tuloy natin. Nakita nyo yun. Anong dahilan? For it is a people of no understanding. Kaya huwag kayong papayag.
Tumatanda kayo, okay, pasok ko na lang kung sige UK riot, ha. Kasi pinapakinggan ko rin, ha? Bakit nga ba to? Ako alam ko yung sagot kasi sila hindi nila alam, eh. Lagi nilang sinasabi, karapatan po to, karapatan po yun sila, walang karapatan. Hindi ko lang sinabi patayin natin, pero yung iba naman, medyo extreme. Pauwi na yan, mga Muslim. Eh, iba to, pinanganak na dun, eh. Papauwiin mo, isang mapauwiin nyo. Nakita niyo yung problema nila doon? Nakuha niyo ba? Ulitin ko, ha? Paano hindi siya nakakuha? Ganito yan. Sino nakatira sa Europe? Mga puti, okay? Yung mga Muslim, galing yung iba sa Africa, yung iba sa Asia. Anong nangyari, mga ilang panahon na rin, yung iba dyan, unti-unti nagmamigrate kasi nga alam nila, walang kwenta itong bansa natin, mga, ano, tayo, pinapatay din tayo ng mga ano. So, iba nang migrate unti-unti yan. Pero recently daw, this decade, dumadami na. Lumilipat, ayaw nila doon, gusto nila dito sa Europe, mayamang kasi. Ang problema yung Europe, divided din. Yung iba, pinapapasok na lang. Iba, maawin masyado. Maawin to. Dito kayo lahat. Para sa church, ako na dito, kahit loko-loko dyan. Pastor, huwag mo nga sisigaw. Pastor, mayaan mo lang siya yung mga bakula. Ganun yung naging attitude nila as a nation. Ano nangyari ngayon? Nagisisi sila ngayon. Diba? Hindi pwedeng ganun. Galit na galit sila. Nagpapatay yung iba. Kapwa, mga European. Okay. Bakit ko napasok yun? Kasi nga, tayo na sa atin yung sagot, eh. Sa atin, balance tayo. Hindi natin papatay yung Muslim dahil lang Muslim siya. Kasi alam natin, wicked religion ng Muslim. Pero again, yung iba doon, pinanganak ng Muslim. Ano? Hindi naman fair na patay yung mga bata, di ba? So, ganito yan. Yung iba actually, na-point out ng iba, gusto nilang pumunta dito, eh, Christian nation to. Alam naman natin yung Christian ng Europe, di ba? UK. So, in a way, Christian, pero in a way, alam mo na. So, anyway, so dapat tinatanggap nila, pero dapat, tama rin eh, dapat sila yung mag-assimilate sa atin. Naintindihan nyo ba yun? Hindi sila yung mag-ahari dito. Tumakas nga sila dun eh, dahil ayaw nila dun, tapos pupunta sila dito, sila yung mag-ahari dito. Eh, kaso nga, mahina rin sila. Hindi nila alam, maawain lang sila. Pinahina nila yung Christianity sa lugar nila. Tapos ngayon, saka sila, ba't kaya talo tayo ng Muslim? Eh, tanga-tanga rin kayo eh. Eh, kung in-evangelize yun, matagal na yun eh. O di wala ng Muslim. Eh, ngayon, gano'n sila, Muslim, Christian, Muslim, mga tanga rin eh. Kaya gusto ko sabihin dito, eh, pag hindi ka kasi marunong, yung sinasabi dito, kaya ganyan yung mga ujug, ganun ginawa, gisa ka nila, binigay yung Bible, ang ganda ng Bible, ang ganda ng history nila, may mga tapat na naglingkod sa Diyos, yung mga tatay nila, anong ginawa nila, binaliwala nila, kaya tingin sa kanila ng Diyos, wala kang alam, tanga nyo. Kaya ngayon, susunugin ko na lang kayo, parang ganun, nakita nyo ba, medyo mabigat, di ba? At kung alam nyo na yung ano na Isaiah, ganun talaga mangyayari sa kanila. Ngayon din, hindi lang sila, yan, sabi niya, wala silang pangunawa, sabi niya, therefore, he that made them. Sino yun? Siyempre, ang Diyos. Special ang Israel. Hindi lang, ang lahat ng tao ginawa ng Diyos eh. Pero Israel, special yan. Kung paano sila pinorm, alam nyo na yan, kung alam nyo sa Bible, di ba? Ginabayan sila sa salita ng Diyos, may mga nagligod sa kanila, sino Moses. Binaliwala nila yun. Kaya sabi niya, he that made them, ang Diyos, will not have mercy on them. Wala nang awa ang Diyos sa kanila. Nakita nyo, nakikinig ba? Iba yung nakikinig nyo dito sa nakikinig sa labas eh. Sa iba eh. Kaya yung sinasabi ng Bible. Kaya dapat alam natin yun. At ganun din tayo. Baka may nag-backslide dito. Diba? Pasto, bakit tiniliwalag si ganyan? Wala kang puso, pasto. Kaya pag tinignan mo yung context, bakit nga ba? Diba? Ba't ang Diyos nagalit dito? Ba't walang awa ang Diyos? Sige nga. Pag paulit-ulit, walang pangunawa, parang taka ka ba? Yan, ganun. Narinig mo na yan, alam mo na yan dapat eh. O, ba't kinawa mo pa? Yun yung sabi dito. And then, he that formed them, again, ang Diyos yun, will show them no favor. So, hindi na sila kakawaan, hindi na sila. Alam niyo yung fable? Yung gagawin special. Special ka kasi, ano kay, ikaw yung pinili ko. Eh, hindi na sila ganun. Hindi ka napapaboran. So again, ano to, again, sa mga Hudyo na naman to. Yung mga Hudyo ngayon, kahit mga Kristiyano, mga tanga-tanga rin yung mga ibang Kristiyano eh. Pag nababasa nila yung mga ganito, sabihin nila, special pa rin ang Hudyo sa akin. Special pa rin yan.
Kaya magana tayo, mag-journey na tayo doon, magbayad tayo ng magkano doon. Special yung bundok doon. Naministe sila dyan. Tapos gaganong-ganong pa sa wailing wall. Ginagaya nila mga haters of God. So yan, malinaw yan. Wala na silang pabor. Kaya huwag ko sabihin, basta Hudyo yan, may pabor ang Diyos sa kanila. Ang daming makikita nagsabi nun. Narinig. Matuloy natin, malapit na. And it shall come to pass in that day na naman. Oh, in that day na naman to kanina, in that day. Basta ito, in future, pinapangako ng Diyos, mangyayari yan. And it shall come to pass in that day that the Lord shall beat off from, ano yung beat off? Ano yung channel of the river? Parang ano lang, yung sapa lang yan. Basta alam nyo naman yung sapa, di ba yung ang tubig, may iba-ibang pinagdadaluyan. Okay, yun lang yung channel. Diyan ang galing yung channel. Alam natin, channel 1, channel 2. Pero diyan ang galing yung channel kasi galing dito, pumadaloy dito. Daluyan yan, channel. Under the stream, oh, stream din. So galing sa Egypt, papaluin daw ng Diyos. So parang may nag-reference siya dito again sa i-gather niya Israel. Yung sabi dyan, shall be gathered. Pero sabi nito, one by one. So again, ang gandang point nito, kasi po yung mga, alam niyo na yung mga nasa Middle East ngayon, yung sabi nila, sila daw yung chosen nation na naman ng Diyos, which is hindi totoo kasi hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Isa pa, nag-gather sila doon, hindi po sila one by one. Yung alam niyo po yung kwento dyan, after World War II, gusto nilang masakop nga yung lugar, eh kaso, ang mananalo madalas sa, yan kanda, magkita ni UK, di ba? Sino mananalo sa labanan dyan? Siyempre, mas marami. Naalala niya sa Egypt, di ba? Dumadami Israel. Ang ginala, pinatay nila yung Israel. Ganun niya, kung mas marami, matatalo ka ng marami. Eh, mga Muslim, dumadami. Kaya takot na sila ngayon. So, ngayon, ganun din dito. Ah, saan ba ako? Yeah, so ito one by one. So ang style lang Diyos, sabi dito, mangyayari daw to, di ba? Kanina natin nag-usapan sa end times. Ang paraan ng Diyos, hindi katulad ng ginawa ng Israel. Ang ginawa nila, may ano sila, may promotion sila. Basta Hudyo ka, bumili ka dito, murang-mura lang sa Israel. May mga ganun silang ano, kahit ngayon. Sino gusto? Kasi hindi naman kayo Hudyo eh. Pero actually, pwede kayong maging Hudyo. Kasi religion po yung Hudyo, alam niyo ba yan? Pero huwag niyo gagawin yun. Galit kay Jesus yun. So, kaya ang sabihin dito, ang gusto ko i-point out dito, tayo to. Paano nag-gather mga Kristiyano? Kaya kanina, tinitingnan ko yung mga picture nyo. Diba, nag-backslide na. Wala pa nga kayo dun eh. Diba, ito, bata pa to. Ito, maliit pa. Nag-saluining tayo. Nag-swimming pa pala kayo dun. Doon pa si Pame, si Chelsea. Binubura ko sa isa-isa, sinapuno eh. So, nakakatuwa ganyan po tayo sa church. Dito, okay, punta kayo dito. Parang mga, ano, mayroon silang papaganda dyan. Ha? Punta kayo dito, worship together. Pero hindi magkakilala yun. Hindi makilala yung pastor. Hindi tayo. So, tayo, nag-gather tayo isa-isa lang. Naligtas, invite. Gusto mo, ayaw mo, di wag. Ganun tayo. Yan ang sabi dyan. Amen? Amen. Kung ano mo na sabi yung church yan, wala na din yung church yan. Sa church nga yan, pag nirelate mo sa New Testament, eh, kanina pa tayo nag-ano dito, di ba? Sa end times, may mga kagalitan siya, yung mga pinarasahan yung mga Hudyo dito. Sino papalit doon? Yung righteous remnant na mga Kristiyano. Anyway, sige, tapusin mo na dito. It shall come to pass in that day na naman that the great trumpet shall be blown. Ano kaya yung trumpet yun? So, again, sa Old Testament, pinagawa po sila ng trumpet dalawa sa panahon ni Moses. So, basta ginagamit lang yung trumpet na yon pang signal. So, kaya yun ang symbolism nito. Pang trumpet, signal yan. Sa New Testament, ano yung sikat na sikat na trumpet? Sa end times, di ba? Yung sa rapture. So, tatutunog yun. Ibig sabihin lang nung tatawagin yung mga ligtas. Okay? And they shall come with... Ito yung ano dito. Again, patama talaga sa Hudyo lahat to eh. Sino daw yung maliligtas? May dalawang bansang binanggit dito, mga kalaban ng Hudyo. Nakita niyo yung Assyria, saka Egypt. Doon yung Egypt, minsan kakampi nila, minsan hindi. So sila daw yung mga
pupunta. Pero may another description sa kanila, ready to perish. Ano yung ready to perish? Yung mga ready to perish. Sino yun? Yung mga wala ng pag-asa, parang wala ng pag-asa. Amen? Mahihirap, ganun yun. Mga Gentiles, pwedeng ganun. Mga mahirap, wala ng pag-asa sa buhay. Yun yung ready to perish. Naalala ko lagi yung word na ready to perish sa Proverbs eh. Sabi doon, give wine to them that are ready to perish. Ibig sabihin ito yung desperado na, wala na akong pag-asa. Tapos sila pa yung pagtumawag pala yung Diyos sa kanila, di ba? Kaya again, sa pagsasolwining, ganun eh. Observahan mo, karamihan. Mas maraming mahirap, mas madaling maligtas. Pag mas maraming mayaman, mahirap maligtas. Sinabi naman ng Diyos yun, no? So yun na yun, wala, hindi mahirap intindihin to. Unless gusto mong, ano kaya ito? Tingnan nga ako sa ano. Tingnan ko yung aking commentary ni ano. Hindi mo kailangan yung, alam mo yung revelation? Sino kaya itong ano, Assyria na to? Ibig sabihin niya, mga outcast daw, ready to perish in Assyria and the outcast in the land of Egypt, sila daw yung and shall worship the Lord. Ah, bagsak ang philosophy, theology ng mga Hudyo tsaka mga Zionists. At maraming Baptist, actually, ganun. Kaya napansin nyo ba, walang mapansin minsan sa atin. Kasi iba tayo eh. Yung nagsabi sa akin gano'n, nakarating lang sa akin. Kaya pala hindi na ako sinasama doon sa, okay lang, bahala kayo dyan. Iba yan, iba yan eh. Okay. Iba sa ano, parang naalala ko talaga yung barkada ko eh. Ganun din yung mga barkada ko. Sabi, iba ka na, iba ka na. Ang tanong ko, paano iba? Sa mabuti ba o sa masama? Dapat ganun tanong mo. Iba ka? Hindi, iba ka na. Pag-usapan, eh, paano ka iba? Na iba akong pangit. Iba ka sa, eh ano? Eh kung iba ako, ano dapat? Dapat katulad ka namin, eh paano ako na iba sa inyo? Mas mabuti ba o mas masama? Diba? Hindi nila itutukuyin na yun. Yeah, so laglag po yung theology nila dito, yung mga Israel. Kasi, ang gandang pang ano nito. Magkaroon kaya, gawang ko ng meme kaya to. Diba? So, pag tinawag daw sila, ang pupunta yung mga taga-Assyria. Tsaka, hindi lang basta taga-Assyria, hindi yung mga princess sa Assyria, hindi yung kings. Yung ready to perish. And then, yung outcast naman sa Egypt. Amen? Amen. Kaya, again, walang duda, mga Kristiyano, ito yung mga nailigtas. Kasi, sila yung sasamba sa Diyos at sa Holy Mountain of Israel. Again, New Jerusalem, sa Old Testament, New Testament, ano yun, langit yun. Again, New Jerusalem nga. Mas maganda pa, mas particular. Kasi Jerusalem, piniling lugar, city ng Diyos. Pero New Jerusalem, kasi hindi na itong Jerusalem ngayon. Yan ang totoo dyan. So wala tayong pakialam sa Jerusalem, susunugin na ng Diyos yan eh. Ang gusto natin, dun tayo sa New Jerusalem. Amen? Amen. So ngayon, tali ko na. So title natin is, Worship the Lord in the Holy Mount of Jerusalem. Dahil kung gusto sabihin, kasi nga, tayo ay nag-uumpisa pa rin, nag-exercise tayo, pero dapat alam nyo lahat ng discarte natin. So, ganun, katulad nung ginagawa natin, unti-unti lang, yung kapasalamat ako sa mga nag-stay dito, kasi I believe, wala naman siguro ibang dahilan. Sana sa Panginoon, hinahanap nyo katuwiran ng Diyos. Amen? Kahit si Joshua, medyo inaano na yun kung sino, eh, malaki na yun, pwede na mag-decide yan. Amen? Amen. Oh, tinatakot nga ako minsan eh. Pero sana, kung ligtas ka naman, di ka naman sama sa kung saan-saan. Kung sumama ka man, dapat nakikita mo na yung future mo nun. Ako, mahihari ako dito. Amen? Amen. Sinati ano din. Nakikita ko, ilang years na rin pala to. Tinignan ko rin, may record kasi si Mamean dun eh. Sa baptism, si Lenlen ang una na-baptize eh. 2020 pa pala yun, no? Sunod-sunod po yan eh. Sina dito sa Baybay Sapa. Si Lenlen, tapos nauna si Ezzy. Hindi, nauna si Ezzy bago si DM, no? Nakita ko yung record natin, eh. So, nakaka-reflect ako. Itong mga to, ba't ito nag-stay? Bakit yung iba hindi? Ganun kasimple yun. Natricia, sana mag-stay. Ano ba nakikita nyo dito? Salamat, nandito yung suporta ng magulang nyo. Ganyan ang gawain ng Diyos. Isa-isa lang, isa-isa lang, and then yung iba sasamba, yung iba pupunta, yung iba hindi. Nakita niyo ba yung correlation dito? So, sila ang sasamba sa Diyos. Hindi sinabi dito mga Hudyo.
Parang hindi naman naipetche puwera, obviously, yung ibang mga Hudyo, pag naligtas din yan, naliligtas pa rin yung mga Hudyo individual, hindi as a nation. Again, in contrast sa mga sinasabi ng mga Zionists. Okay, so gusto pa itali ito. So again, summarize ko, basta may sinasabi lang siyang in that day, ba't natin pinag-usapan yung end times? Ikaw, di ba kahit estudyante ka, anong gusto mo pinag-usapan? Future, di ba, graduation? So matatapos din to, mag-isip ako, matututo rin ako, pero graduation. Pag-graduate mo, college na naman. Graduation na naman. Normal lang yun kasi, pwede dapat isipin mo yung future, yung katapusan, para magsikap ka dito sa first year, second year, normal po yun. Pag nag-asawa ka naman, ganun din yan. Nag-asawa ka, sana masaya pamilya natin. Diba? Diba? Ilang pa anak natin? Ha, ganyan yun. Masaya yan. Eh, yung pag... Ano pa yung katapusan na katapusan? O, yun na nga. Entice, kala tayong pinag-uusapan. Kasi pag nautak mo andun, gusto mo makita yung future mo maganda. Again, hindi tayo komunista. Kaya ang Panginoon magre-reward sa ating works. Wala pa. Kaya rin natin anniversary, no? So kaya yun. So kaya in that day, in that day dito. So may mga parusahan, may pagpapalain. So yung sinabi dito, si Satanas talagang unang tinira eh, patay. Okay? And then, ayun. So bumalik tayo sa picture ng Jerusalem kasi nga, kung binabasa mo yung Bible, karamihan dito Israel. Kaya dapat maintindihan mo na ginamit lang sila ng Diyos for certain, yan, ganyan kakapal yung Old Testament eh. So bago may... Para maintindihan mo ng lubos ito, okay ka naman dito lang sa New Testament. Marami ka rin maintindihan. Pero kung gusto mong maintindihan ng lubos ito, eh, basahin mo, intindihan mo ito Old Testament. At ang lagi na abanggit niya, syempre, mga Hudyo. O dapat, maintindihan mo exactly kung ano yung balak sa kanila ng Diyos. Kung ano yung take sa kanila ng Diyos at sa future sa kanila ng Diyos. Kaya, yeah, binalik sa atin dito. So, sana nakuha niyo yun. At, ngayon, so yung iba sana pinalsahan, yung iba ay nasama sa mga wicked, pero yung iba ay may maliligtas pa rin, karamihan galing sa Gentiles. Ganyan po yung statistics. Sa church po, karamihan Gentiles. Kahit sa panahon ni Paul, powerful yung preaching nila, may mga naliligtas na Hudyo, pero hindi ganun karami. Kasi nga mga, ginaya nila yung tatay nila, mas nagtiwala sa kanilang tradisyon. Kaya again, sa mga religion na mga kulto, mapansin mo yan, huwag kayong ma-disheartened. Intindihin nyo lang, ganun talaga yun. Mormons, naku, ang hirap maligtas yan kasi talagang diniktahan sila eh. Iglesia, di ba? Ba't itong isang taong ang hirap iwin ito, madali lang. Kasi yung iglesia talagang dinikdik na yan. Muslim, ganun din. Niloko sila, bata pa sila, walang mga puso yung mga yan. So, tanggapin natin kung kaya, kung gusto mo maging super soul winner, di sige. Targetin mo mga Hudyo, Mormon. Ikaw na. Anong gusto sabihin dito? So, yun na. Anong title natin? Shall worship. So, may pag-asa. At ang maganda dito, karamihan, mga Gentiles, ganun talaga. Eh, hindi naman nagkulang ang Diyos sa mga Hudyo. Katulad sinabi dito, inalagaan sila. Okay, so yun lang po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na maintindihan namin, especially yung part dito, Panginoon, kung saan yung mga Hudyo ay special sila sa inyo nung unang panahon. But as a nation, sila po'y nireject kayo. Dumating ang Panginoong Jesus, ang Messiah, then reject din karamihan sa kanila. So malinaw po na ito po yung judgment mo sa kanila. Tinukoy nyo sila bilang mga tao na walang pangunawa, mga tanga, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa panahon namin ngayon. Manaita kami ganyan na ilang beses mong sinabihan. Panalangin pa rin namin sila. Sana hindi mo sila mapunta sa impyerno, pero yun talaga ang consequence ng tigasan ng ulo. Even sa mga Kristiyano na, Panginoon, may consequence ng kasalanan, tigas ng ulo. So, intindihan po namin yan na maging matalino ang bawat isa, malaman ang tamang course of action. Tapos sumunod sa inyo, hanapin yung katuwiran, gawin ito, Lord. So, yun lang po, Lord. Again, salamat kayo, Manolati. In Jesus' name we pray. Amen.